Dragon Clash na yun was so on point. Pero ito na tayo. Ito na tayo, Seris. Game number 4 na. Yes. Ano kaya yung play, nasa playbook na bubuksan dito ng DS? Yes, tandaan nyo. Oy na, naban na. Oh, yan na. Naban na. Oo, okay, sige. Na. O, yan. Okay. O, pinagbigyan na kayo. O, tuwis na. O, tuwis na. O, tuwis na. Tignan natin. O, ngayon. O, tignan natin na kung paano, sino nga ba ang magbaban dito. And, syempre, may window na naman ang Ziggs para sa first pick. And gawain naman ito ng SBTC. Uh-huh. Team Secret, they can go again para sa Galio Kaisa. Especially, pero ito na! Let's change the play! Gragas ni Kapitan Hamen. Uy, mukhang di na Kaisa. Mukhang ito na. Actually, ito rin yung sinagot nila sa Buriram. The pokes from Ziggs will be a poke from Varus. Mm-hmm. Yeah, kailangan talaga magkaroon ng sagutan ng poke dito. Hindi po pwedeng ibigay yung lahat ng poke sa isang team lang kasi medyo mahirap eh. Ang problema dito, yung isa sa mga power picks natin na Riven na inaasahan natin for Azar is going to the side of SBTC. Kita mo, Renekton pa rin. Oo nga eh. So ano ang magiging baron laner dito? Yora. Yep, Yora ni Azar. Inisip ko, akali sana kaso this is Renekton eh. This is too much. Ah, it's too much, pare. Oo, pwede ka mag-caldamix sa loob ng Shroud, pero so far... Na! Nunun William na! Hindi naman mali, di ba? Hindi naman mali. Na pero tignan natin, sino kaya? At ang Galio nasa kabilang side. Masakit yung composition SPTC. Oo, parang malagbagan. Pero tiwala sa ano... Iwala muna tayo sa Team Secret. Pag parang last masyado na composition ng SBTC dito. Meron silang wave clear, meron silang bug engage. Ako, matitrigger na naman si Paring Berting dito. Pero ang maganda naman dito para sa side. Ano yun? Uy! Teka lang, bago to ha. Hindi naman. Ang this is it. Teka, si Tatsuri. Twisted Fate. Parang hindi sure ba? Hindi nagbalitan yung pangalan dito? Parang parang hindi ya. Hindi ba pwedeng yung sa amin na lang yung kabila? Yung mga champion ng kabila? Parang baliktad ah. Pero okay lang yan. Number 4 na tayo, paring Spear. At eto na nga, ang sigaw ng sambayang Pilipino. Iban yung trash ni Akeno at nilabas naman yung Galio. Diba? Nag-rhyme na. Spear, diyan ba? This time! Wala tayong trash. Parang wala. But we're gonna be having Galio dito. No? So no problem. No trash, no problem. Gary, natin kung magiging effective din yan sa laban nila dito. But Team Secret, this time, first time din naman na makikita natin si Tatsuri gagamit na Twisted Fate. Kagana nga ba ito? Tignan natin kasi maganda yung lineup nila dito. Alam naman natin kung gano'ng kagaling si Hamis na gumamit din ng kanyang Gragas. May chewy pa sila dito. Talagang chewables. At talagang solid supporters tayo dito. We'll see. Kasi game 4 na tayo dito. 2-1 tayo ngayon. Kaya lang ka natin mapatuto to. And tignan natin kung walang mangyayari dito. Aabot ba tayo ng game 7? Or Team Secret kayo? Ito na ba ang huling panalo ng SBTC? Tignan natin ang mangyayari dito sa may bandang baba. Paring Spear. Medyo nagkakaroon tayo ng aggressive. Oo nga, ano? Sa magkabilang grupo. This is a Varus, Gragas. Take note. Ito rin yung mga champions na ginamit natin para talunin yung mga other teams dun sa lower bracket. Pero ngayon, Tatsuri with the TF, anong same mo dito, Tol? Medyo feeling ko pagdating sa playstyle ni Tatsuri, parang gana naman talaga. Kasi medyo may alam mo yun, safety in a way. Pero more on the melee kasi siya sa pagkakita. Botay na, teka lang. Nakasutukan. Barrel roll. Easy lang. Medyo masakit ha. Alam mo, James, medyo chill lang tayo. Medyo masakit ang second skin at ang gatchan rin nitong ni Keral. Op, dito sa iba nakita natin, here comes the snowball mula kay Tribor, pero Red nakita card. Niya kagad si TF. Magandang movements para sa magkabilang grupo, parang nagkakaroon tayo ng mirror rotation na. Oo nga eh, pareho sila ng galawan dito yung ating mga junglers, and again, red card yung nagamit kayo ni Tatsuri, kahit naman naka-yellow card yung doon mo si secured kill kasi nga di, don't have the ignite, pero nag-heal na pala si Tatsuri dito para sa ating mid lane. Oo. Gamit na yung heal. This is the first. Ito kasi si Tatsuri kasi mga mid lane niya, yung mga explosive, yung mga 5-on-5 clash. Pero with the TF mid lane, you can say na you need to maximize the destiny na meron ka para talaga masulit mo. And with this kind of lineup sa side ng Team Secret, lahat ng dadalawan dito ni Tatsuri, pwede natin sabihin na baka mamatay talaga nila. And take note, we have Trevor using this Nunu and William. And malakas to. Malakas nga yan, no? And
Kanina nakita naman natin kung paano gumamit si TF ng Nuno dito and how it was very effective having the Frozen Heart. Sinabi nga nila Osiris dito in Autolus kanina, yung pagkakaroon ng Frozen Heart to counter out Kaisa. Na pwede na naman nilang gawin ngayon kasi nga Kiral, going for that Kaisa with that Frozen Heart, talagang malaking reduction sa kanyang attack speed dito. Wala nang mana si Tatsuri, ha? Blue card? Blue card lang para magkaroon ng mana dito si Yugi Boy samantalang ibang member ng SBTC. Ladies and gentlemen, medyo napipressure nila ang Team Secret pero kung mapapansin kasi natin dito, Spear, lamang tayo pagdating sa gold pero onti lang naman. Ayaw nilang pag-rotating kagad si Tatsuri eh. Na hanggat maaari, pinipilit nila na i-pressure ng Tatsuri na hindi makapag-ult. Inuubos na ng mana at binibigyan ng damage na ako po. Napakagandang flash out from Azar MTF. Mas mabilis ang gatilyo ko sa'yo, Diego. Hindi mo ako basa-basa mapapatay. Trevor coming in! Trevor. Destiny. Eto na si Yugi Boy! Huli ang buhay! Teka lang. Easy lang. Fake hype lang, guys. Fake hype lang. Testing lang. Pero kinabahan. Kinabahan. Kinabahan ng SBTC. Hindi rin na... Uy, teka lang ha! Uy, Akeno! First patay si Akeno dito. Hindi trash ang gamit mo. And first blood ay makukuha ng Team Secret doon. And mainit ang magkabilang grupo natin. Pero Team Secret, sila ngayon ang may lamang Spear. Sabi ko nga sa'yo, Orb. Di ba tapos yata? Teka lang! Easy ka lang! Teka lang. Si Ames, tinakot lang. Binadislam. tinakot lang. Okay, so going back sa ating nangyari sa top lane kanina, no? Sabi ko nga, hindi nakakasahan ng Snowball or itong si Trevor, no? Sa ating top lane. Kung kahit walang nangyari, bakbakan ka agad dito after na pumasok si Tatsuri with his ultimate yung kanyang destiny. Ano nangyari kaya kayo? Wala. Nag-iba yung playstyle, di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Pag masyado kang magaling sa isang champion, pag nag-iba na yung champion mo, nag-iiba na yung playstyle mo. Mm-hmm. And look at Akeno ngayon, using this Galio, nahihirapan siya kasi walang death sentence si Galio eh. Durant meron, oh. Anong gagawin niyan? Naipagsuntukan sa TF, oh. Yellow card lang. Eh, di naman papalag si TF eh. Pabato-bato lang yun eh. Di naman papalag si TF eh. Wawala suntukan yan. Alam mo naman, range siya lang. Gagamit na ng Karsa dito. But 34 is para kay Azar, no? Yung aga na ito, ha? 1 minute mark. Taka 34 kagad siya. And it's solid for him for now. Pero Dragon, sinisimula na ng SBTC dito. Tignan natin kung pupunta sila dun sa referral. Wala yata ang aga. Tignan natin. Tignan natin dito. SBTC going for the Ocean Drake. Walang Destiny, ha? And Team Secret, kukunin naman nila dito si Kuya Herald. Walang magagawa dito ang ating Renekton, kundi panoorin. Nakunin mismo ng ibang miyembro ng Team Secret. Itong Herald, here comes a chain of corruption ay tatama sa isa. Chewie, committing that ultimate na meron siya. Piercing arrow, just uy, to Roy! Clear the minions. Julie! Taking a lot of damage. Here comes El Capitan. Ikaw ang sunod, Akeno! Chinook, Jaxi, Akeno! Walang masyado ka talagang magaling! Iba yung champion mo, hindi Trish! Absolute zero mula dito ay parang Trevor! At yun yung kanyang last round, El Capitan, yellow card! Islam. Here comes the yellow card! Asan yung piercing arrow? Walang, ayun yung piercing arrow, patabahin mo! Pak! Flash in, tapos normal! Wala pa yata! That was a good comeback once again, no? Magandang initiation coming from Team Secret dito in that particular team fight. Solid din ang huli kagad nila si Akeno. And tama, Earp, iba talaga yung taste na ngayon ni Akeno. Akala niya pa rin yata, hanggang ngayon, si Thresh pa rin siya. Pumapasok! Ina-expect niya na mag-flay siya dito. Durant lang naman ang gagawin niya. What are you doing, my friend? Ano yun? Ano akala? Oh, may dead set? Ayun o. Malalim masyado eh. Hindi ko alam bakit siya nagja-justice punch. Pagka-pares ba ang justice punch at ng dead set? Hindi naman, diba? Magkaiba. Papalapit sa papaloob, papalabas ka dito. Pero Trevor, medyo nakuhuli lang siya dito na ipit kasi kagad eh. Para pala siyang si supporter, no? Ganun yung ginawa natin eh. Binan yung Brom. And nag-iba yung playstyle yung supporter. At bukang eto na yun, pre. Tanggalin mo yung Thresh, mapipilayan ka agad sila. Mawawalan ka agad ng isang galamay. And we know naman na sa side ng SBTC, si Akeno talaga yung parang playmaker eh. Totoo. Yun talaga yung nag-set up para sa kanila. And now that he has the winged moon plate for his champion, I think ang unang kanyang bubuoyin dito is Deadman's Plate. Kasi nga, ang taas ng AD damage dito coming in from Team Secret. And movement speed syempre para sa kanyang champion para maging maingat siya dito sa mga mangyayaring teamfight. In terms of ward vision control, kita natin na medyo naka-prepared kagad dito ang SBTC for the early vision control sa ating jungle ng Team Secret para magkaroon kagad sila ng mata dito. Snowball Akeno. Isipin mo kung Thresh yung gamit ni Akeno, mag-death sentence yun. Mahuhook si Trevor,
si Trevor ngayon magkitik ng maraming damage dahil dati sa Ziggs. Pero ito, si Parin TF, huli siya doon sa may pandandamo. Uy, utog! Check kung may buhol! Pacheco ah, may buhol! Kinakabahan ng SB, sinakabahan na si TF, hindi nakuha dito ni Aquino yung... Ito kasi yung maganda sa... Ito guys, pag one trick champion kasi, may perks kasi yan eh. Unang-una, alam mo kung paano laruin. So, at kaya mong i-abuse yung mga skills. At yun yung ginagawa ni Thresh, ni Aquino using the Thresh. Pero pag na hindi mo gamit yun, parang ano eh, parang nangihina. Ayan na, ang Destiny! Nangihina! Napakaganda killer instinct to... Pero hindi pa tapos ang laban natin. Here comes the rest of Team Secret. Hero enters from Aquino. Pero wala tatamaan yung kanyang nakap dito. Absolute zero from Trevor. Yeah, oh, patay na naman! Patay na naman si Aquino dito! Masyado ka talagang makulit! Hindi nga, Thresh ang galing ko! Ayan na, yellow card, Azar, hindi. Teka lang, patay na. Easy lang. Grabe yung ano ah, nakita mo yung killer instinct ni Geralt to dodge the Chain of Corruption. No? Yes, indeed. Solid yun. And pero yun pala, nagkaroon pa rin tayo ng 1-1-3 dito, namatay si Aquino, open target naman siya. And Trevor, medyo magkakaiba kasi na target yung SBTC. Hiwaya-walay sila in a way na mas nagkakaroon sila ng pagkakataon na makapag-disject ng damage against Team Secret. Pero Team Secret is also trying their best na magkaroon ng magandang 3 dito. Talagang malayo lang si Chewie, no? Always keeping the distance, pukul-pukul lang sa Gedli. At yun, they were able to make it and repel big summon on top lane dito habang ang ating dragon ay pa-up na. Nako po, si Minas, pocket pa lang si Minas. Yung repel, paparating pa lang. Eto na yung Pokemon. Nilabas na ang Pokemon ng Team Secret dito. Nilagay nila sa second tower para maglagay, para ma-delay yung ibang member ng SBTC dahil merong hero sa top lane. Si Minas dito magdadalawang iship siya. El Capitan, nakita siya sa middle ng damo. Here comes Yugi Boy with the yellow card. Nabipresyon na rin ibang member SBTC. Wala si Minas ah! Si Aquino, di niya na alam magagawin. Wala akong... Uy! Pero nabasag ang gitna. Pero nakuha natin ng dragon. Paring spear. Okay lang. Good trade mga kaibigan. Dragon for a turret for now. But since yun nga, nandun yung top, sa top lane yung ating referral, hindi kaagad na push ni Minas yung ating top lane. Kasi kung meron siyang walang referral doon, mapapush nila yon sigurado. Pagkakaroon po ng dalawang turret trade dito sana. Pero teka lang, 4v3. Up. Ito na yung mga barrel roll. Tignan natin yes, kung anong mangyari dito. Yellow card. Maka, ano ka? Ito talaga si Aquino eh. Sabi ko sa'yo, hindi ka Thresh ang gamit mo. Patay ka na naman. Killer instinct from Kiral. Napakagandang killer instinct mula sa kanya. Mamamatay dito si Trevor. Meron ibang member kayo ng Team Secret kayo. Itatakuan El Capitan. May mamamatay na rin. And SBTC kayo. The comeback plays mula sa kanila. Pero okay lang yun. Basaan trip natin this time. Mapatay si Aquino kasi iba yung champion niya eh. Patilt lang natin dito si Aquino. And so far, it's working pretty well para sa Team Secret. Pero yun lang, ang problema is naging 2-0. Oy. 2-1 yung ating trade dito. Dalawang nahuli, namatay si Yamez doon for the second time after mapatay nila si Trevor. Naging open target na siya kasi yun nga, isolated. And then Kiral, with the killer instinct na ginamit niya dito, yung i-catch and rain niya, sinalo niya lahat yung damage. Yup. Alam mo, nagugustuhan ko nangyayari dito sa side ng Team Secret kasi... Ibang-iba talaga yung laro niya eh. Para siyang ano eh. Parang hindi niya gamay yung Thresh. 0-4 na nga. 0-4 na. Itong Galio, pre. Kumbaga parang nilaro niya ang Wild Rift para maglaro ng Thresh. Matagal niya inintay yung labas si Thresh. Nawala na. Naawit na tuloy. Pilayan talaga ng gusto sila dito. And yun ang problema nila ngayon. I mean, right now, they have to be very careful in every teamfight dito kasi... Team Secret can still set up the face properly. Yung Chain of Corruption lang itong si Chewie, lumampas lang kasi. Kung medyo gitna yun sa front line yan, maganda sana magagawa nila. Ay, papasagin na naman, oo, Minas. Turret down. Ang tropa, Minas. Nagbibiyar yung mga tropa natin sa side ng SBTC. Oy, marinig ko kami, Destiny! Oo, meron kami CCTV. May makapatay kami. Malayo pa. Huwag kayo tuloy, mga tiyo. Naku po, nakuha nila, pero okay lang. Mukhang umuusin na tanto ng dami. Kiral! Bakit ka na killer instinct sa tabi? Here comes the... Napakaganda ng absolute zero. Pero ito na yung ibang miyembro ng Team Secret. Aquino na naman ay mamamatay. Kaya yan. Versus... Uy, TF, Minas. Oh, 2v2. Mexican stand-up. Grabe. Ang bilis nila pumatay ng ano ng... Tawag dito ng BR. Sabi ko sa'yo, Erp, lagi nagpe-prepare kagad yung SBTC earlier on sa mga gusto nilang kunin ang objective dito. They have the vision control kanina sa ating bot lane river kung saan meron silang alam at information na ito nga si Trevor ay medyo malayo pa.
At dahil malaki si Trevor, walang problema. Ito yung sinasabi ko, yeah, mga kaibigan sa ating teamfight na replay natin dito. Di na umabot si Trevor, yung snowball niya medyo mabagal. Dapat nag-flash siya, no? Dapat nag-flash siya. Yes, killer instinct na ginamit dito, mga kaibigan ni Kiral, para pumesto ng maayos. Nahuli din naman siya, pero yun lang, still kita natin dito yung kill potential ni Minas with this selector na sobrang last din naman ng damage. Hindi na nila pwede okay i-stop kasi walang grand okay challenge. Okay lang, patay okay si Akeno. Tatandaan nyo guys, patay si Akeno. Yun lang ang trip natin para dito sa game na to. Pag namatay si Akeno, magdidiwang na kagad tayo. Kahit sabihin mo lumabang yung SBTC, okay lang basta patay si Akeno. Di pa naman sila panalo sa next game eh. Pag natapos nila to. Pag nanalo man sila dito, pwede pa rin silang matalo next game. Oh, so Akeno. Pero di pa uli Destiny. Lahat, ha? Destiny? Eto na! Si Akeno! Uy! Akeno lumabas! Ano ginagawa mo, Akeno? Fuck! Teka lang, ha-hamis dito with the low HP, mga kaibigan. Killer Instinct, nakikipag 1-on-1 si Kiral dito sa may pandalik. Azar! Azar! From Akeno. Azar and the rest of Team Secret. Ladies and gentlemen, mukhang mauubos tayo. And that's it! Tapos ang boxing! And SBTC! Mukhang tapos na to! And Team Secret! Hindi na matay si Akeno! Earth, di na matay si Akeno! Matay si Akeno! Bakit naman ganon? Pero teka lang! Correcto yata na! Teka lang! Chill muna na kayo! Give just to run muna! Uy! Namatay si Akeno! Ay! Namatay si Akeno! Okay na! Namatay si Akeno! Good to die! Namatay din ang Nexus! And it, that's it mga kaibigan! SBTC! Getting that game number 4.